Hello everyone, Ms. Lives here. Ngayon guys, i-share ko sa inyo ang aking banana bread recipe na isa din sa mga nagugustuhan ng mga friends ko na binibake ko guys. Kaya i-share ko din sa inyo. So, ang mga ingredients nito, i-list down ko lang sa description below. And then guys, samahan na ako mag-bake at ito na ang aking mga ingredients. Okay guys, ito na ang aking mga ingredients. Banana, flour, milk, oil, eggs, vanilla, sugar, salt, baking powder, baking soda, and then cinnamon. Okay guys, umpisa na natin ang pagluluto. Ayan ang aking mga ingredients. Okay guys, una, paghaluin lang natin ang ating dry ingredients, which is una, flour, baking powder, salt, cinnamon, and baking soda. Gitamit ko, pero okay lang yan. So, yan. Paghalu-haluin natin sila. Flour, cinnamon, baking soda, baking powder, at saka salt. Ayan na ang ating dry ingredients. And then, dito din sa malaking bowl, ilalagay na natin yung apat na saging. Mas gusto ko yung ganito yung saging guys. Mas matamis kasi. Tsaka mas ano siya. Mas masarap. Medyo yung itim-itim na yung kanyang katawan. Pero hindi naman yung loob ng saging. So, ito. Pag medyo malaki-laki ng konting, kapag pwede tatluhan lang. Tapos guys, ito. Tapos ikaganyan lang natin siya. Ika-crush lang. Ayan. Ika-crush lang natin siya. Crush lang natin siya guys. Depende na sa inyo guys kung gusto niyo yung talagang ano, kung gusto niyo talagang lata-lata siya. So ako naman guys, gusto ko nang may buo-buong konti para yung ano na yung saging, matitikman mo na saging siya. Anyway, matitikman mo naman. Malalasan mo naman talaga siya na saging. Mas maganda yung sa akin, para sa akin yung buo. Hindi siya masyadong lapa-lapa. Okay. Ayan. Lata na siya. Next, lalagay ko na si milk. At
Tapos si oil. Tapos i-add ko na yung sugar. Tapos yung vanilla. Guys, na matuno yung sugar. Yan ang madaling ingredients. Tapos kaya lalagay na natin yung dry. Ayan, dry ingredients. Ganyan lang siya. Ifo-fold lang siya, guys. Huwag siya masyadong mini-mix. Ganyan ako. Fin-fold ko lang siya. Tapos, optional, guys. Pwede din siyang lagyan ng chocolate chips kung trip ninyo. So, ako, tibo na kasi. Ayok ng chocolate chips yung aking banana bread. Pero minsan, gusto ko din na may chocolate yung aking banana bread. Pero ngayon, chayot. Gagawin na lang natin yung next time, guys. Yung may chocolate. So, sa ngayon, ito muna. Huwag lang siya i-overmix. Kita lang ganyan. Tapos naka preheat na pala yung oven ko. Preheat na siya. Naka preheated na siya ng 180 degrees. So, guys, lalagay ko din sa description box yung exact recipe nito. So, mix nyo lang siya. Hanggang ma-mix na siya lahat, wala nang makikitang flour na hindi na-mix. Parang uulan na yun. Makulimliman pa na ko. So, ayan guys. Tapos na, lilipat ko na siya dun sa aking bread pan or baking. Ano kayo sa
Ayan, pati-pati-pati ng konti. Ayan. Ilalagay na natin sa oven. Ayan guys, ilalagay na natin sa oven. Hi guys, ayan na siya. Luto na siya guys, pero i-check pa rin natin ang toothpick. So, ayan guys, malinis na yung toothpick. So, ibig sabihin, luto na siya. So, i-share ko sa inyo isang tip or technique ko guys para manatiling moist yung ating banana bread. So, i-close ko na yung pan ng foil. Ito-foil muna natin siya ng 5 minutes para Mainit. Yan na yung ating banana bread. Tapos, yung technique ko guys, lalagay ko muna yung foil para magiging moist yung ating bread. Uno, mainit. So, ganyan muna siya ng 5 minutes. And then, after this, pwede na siyang tanggalin sa pan niya guys. At pwede na natin tikman. And then, pwede na din natin pag in-store natin, ipabalot lang natin sa foil. Para pag i-store na natin guys, ibabalot lang natin siya sa foil. Maglalaan siya hanggang 3 days guys na moist siya and fresh. So, yun po ang ating tip. Balik tayo mamaya pag atin ng tikman. Okay guys, ito na siya. Dito ko na siya sa wire rock. So, ayan. Super moist. Ayan, titigman na ka. Gusto ko dito. Ayan guys, sobrang sarap. Ayan na siya. Tikman na natin. Ayan guys, kikita nyo. Sobrang mas. Ayan. But, magnet pa siya. Talagang sa lahat. Patang ko lang siya. Kaya na nag-iwil yung mas na one of my kids. Masarap siya, sobrang lambot. Masarap. Ang ginagawa ko guys, pinapang breakfast ko. Tsaka snacks. Pero mostly pang breakfast ko talaga siya. And
Yun guys, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo yung vlog for today. And hanggang sa susunod nating pagkikita guys. And sa mga hindi pa nag-subscribe, please don't forget to like and subscribe. And hanggang dito na lang guys. Maraming salamat! See ya!